Igan, unang linggo na ng Disyembre, kaya naman buhay na buhay na itong Policarpio Street dito sa Mandaluyong, ang isa sa mga unang nagpasimula ng public Christmas display dito sa bansa. Ito na ay 23 taon na pinailawan ng mga pribadong kabahayan sa Policarpio Street na sinimulan ng negosyanteng si Mrs. Norma Lim kasama ang Suva at Dalisay family. Ngayon, hindi na lang sa Mandaluyong makikita ang mga ganitong eksena tuwing Pasko, kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng bansa. Bagamat aminado si Mrs. Lim na nagbawas ng bahagyan ng dekorasyon ng iba nilang kapitbahay dahil sa taas marahil ng bill sa kuryente, pananatilihin daw nilang buhay ang tradisyon na ito dito sa Policarpio. Ang House of Santa ng Pamilya Suva, patuloy namang dumadami ang bilang ng mga Santa Claus. Bagamat tuwing Pasko lang binubuksan sa publiko ang bahay na ito para masilayan ng nasa 3,000 Santa Claus, buong taon ang pangongolekta na may-ari nito ng iba't ibang Santa Claus mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakatuwa na sa Policarpio. Ngayon dumami na sa buong bansa, di ba? Nakakatuwa yun na ginaya nila, pinaganda pa nila, di ba? Yan ang masaya doon. Ano na po ito, tradisyon at saka parang alungkot po pag nawala yung Policarpio. Igan, bukod dito sa Policarpio Street ay tumakbo na rin yung train ng LRT1 na tinaguriang Christmas train na nilagyan ng dekorasyon ng pampasko sa temang Pasko para sa batang Pilipino. Igan? Maraming salamat, Rafi Tima.